You really shouldn't have bothered. I didn't want to bother anyone. I already apologized. I'm not going to be a bother anymore. Maupo ka. Opo. Dahil ang layo ng biyahe mapupunta dito, for the second time, na walang pasabi. Alam kong meron naman kayong maayos na pinagsamahan ni Selin. That's right, sir. Baka po nakwento ni Selin, marami na rin kaming mga nagawang important projects. May malaking problema nun sa trabaho, tapos very urgent, pumunta ako kay Selin para ayusin because I trust her the most. It's true. Kaya siya pumunta dito, yun lang yun. Pumunta ka nga, but in what condition? Nung gabing na yun, pagod na pagod po ako. Ilang araw na akong walang tulog. I didn't realize it was late. So when the telephone rang and then I actually, I was... Lasing ka nun. Di yun ang tamang kondisyon para bumisita sa bahay ni Selin, iho. Kung di mo kayang kontrolin, huwag kang uminom. Okay, dahil nagkakaintindihan na lahat, he has to do something. Huwag na natin siyang abalahin. Tara, Isaac, hatid na. Teka lang, Iam. Hindi pa ako tapos. Ba't kayo nagmamadali? Papa, di naman sa ganun. Let's just not drag this on. Well, let it. Sit down. Mahaba-habang usapan pa ito. Huwag muna kayong umalis. Alam mo kasi, you're the son of the boss. Ang relasyon ng boss sa employee niya may formality. Oo, oh, naiintindihan kong iba industriya niyo. Lumalampas ang office hours. Tama? Pero, di ka pwedeng umasta ng ganyan dahil lang boss ka o anak ka ng boss. Do you get it? Pang-aabuso yan ang posisyon at kapangyarihan. Hindi yan tama? Which boss do you mean? Kung ako sinasabi niyo, dati na po yun. Hindi na ako boss ngayon. Walang issue, Papa. Di niya kami tinatratong employees. Hindi rin ganun si Mr. Ekrem sa kanya. Diba, Isaac? Of course, of course. Kahit kumpanya niya at anak niya ang in charge. Wala akong alam dyan. Pwedeng manahimik ang anak ko para di siya mawalan ng trabaho, pero hindi ako tatahimik. Hindi dahil boss ka ay may karapatan ka ng panghimasukan ang buhay ng mga empleyado mo. Kailangan mo silang respetuhin. Papa, okay ka lang? Wala yun. Nasamid lang ako. Iha, bigyan mo ng tubig, papa mo. Iho, samahan mo ko. Tubig. Pahingin tubig. Tama, pahingi nga. Salamat. I never meant to disrespect you or Celine. I'm sorry. Sorry po kung gano'n na naisip nyo. Wala akong dinidiktahan. Hindi po ako boss. Di rin naman boss o katrabaho lang ang trato sa'yo ni Celine, iho. Yang kwartong yan, puno yan ng mga litrato mo. May 100 litrato nyo kaya ang nandyan. Gumawa siya ng album. Nakalagay doon family. At lahat kayo sa office ay nandun. Kinukunan niya kami lahat ng pictures? Oo, buong kwarto na yan. Puro litrato nyo. Dito matanggi si Celine sa mga mahalaga sa kanya. Kaya ikaw, kailangan mo mag-ingat kung naaabuso mo na ba siya. Naiintindihan mo ba? Kailangan ko nang umalis. Ay, sasabihin ko nga rin pala. May high blood ang papa ni Celine, kaya huwag mo nang palalain. Halika na, iyo. Kailangan ko na pong umalis. Please enjoy your food. Bakit? Nag-uusap pa tayo, di pa tayo tapos. Please, Papa. Enough of this. May meeting pa po si Isaac. May meeting kang pupuntahan, di ba? Nang ganitong oras? Yes, unfortunately. Sorry po uli. Have a good evening. Ihatid na kita. Please, no need. Ako na bahala. Tama lang yan. Okay ka lang? Okay lang ako. Okay lang.